Yo, what's up mga katropa? Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, panibagong araw at panibagong video na naman po ang ating gagawin ngayon. So mga katropa, bago tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayo na huwag kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel at paki-follow na rin po ang ating Facebook page para ma-update ho kayo sa mga videos na ating gagawin. So mga katropa, ang topic po natin ngayon ay usapang PTC4 or Permit to Carry of firearms outside residence, no? Ito sa mga LTAP owner na po. So, bibigyan ko lang po ng pansin yung comment ng ating subscriber at followers na rin po sa ating Facebook page yung regarding doon sa PTC o Permit to Carry. So, mayroon tropa, yung KA, yung mas kilala sa CAPGO. Ayan, nagtanong kung pwede rin ba daw yung KA mag-process o kumuha ng PTC. Actually, sino man, civilian or LIA or law enforcement agency ay pwede hong kumuha ng PTC as long as na kumpleto yung mga requirements na kinakailangan po nila. Pero bago ka makakuha ng PTC, dapat meron ka ng LTAP kasi yun po ang primary requirements ng PTC ay yung LTAP kasi nakalagay yun sa attachment as a supporting documents para doon sa process mo ng PTC. So for the meantime, ngayon mga katropa, ang pag-uusapan po natin ay yung sa PTC. I-disregard lang muna natin yung LTAP para ho mayroon kayong perspective at idea patungkol sa PTC kung ano po yung mga kinakailangan. So, ayun ho, nabanggit ko na kanina yung tanong ng isa nating subscriber, yung KA. Sabi niya kung pwede daw mag-process ng PTC. Opo, pwede kang mag-process ng PTC as long as, tandaan, meron ka ng LTAP, license to own and possess firearm. Siyempre, hindi ka naman makaka-process ng PTC kung wala ka namang dadalhin. Automatic yan, requirements din yung firearm registration. Dapat meron ka ng dalawa nun. Meron ka ng LTAP o license to own and possess firearm na nire-required kang pwede ka magkaroon ng pagmamayari ng baril. At yung firearm registration ID na yung baril na hinahawakan mo ay registered sa Kamkrami o sa FAO. Ayan. Ngayon, yung PTC, yun po yung Permit to Carry, yun po ang magpapatunay sa'yo na pwede mong dalhin kahit saan dito sa Pilipinas yung baril mo. ID rin po yun, bali tatlo ho yung ating magiging ID once na maging gun owner po tayo dadalhin po natin yung baril sa iba't ibang lugar. Meron kang dapat na LTAP, yan po yung una. Meron kang, siyempre, pagkakuha mo na ng LTAP, pipili ka na ng baril sa mga gun store na gusto mong bilhin. Firearm. Siyempre, para maging register, yung baril mo, i-re-register yan ng mga gun store. Re-releasean ka ng firearm registration. So, meron ka ng LTAP, meron ka ng firearm registration. Ngayon, ang tanong, paano mo naman siya madala kahit saan? Magpa-process ka naman ng PTC o Permit to Carry o firearm outside residence para kahit saan, pwede mo pong madala yung inyong baril. Yun ho, sergeant yung KA na nagtanong na pwede po, kahit civilian pwede. At as long as na ma-comply po natin yung requirements na inihingi ni PTC4. Ngayon, may isa hong nagtanong, sir, magkano po yung presyuhan ng PTC4? Yung PTC4 ay sa LIA, no? Ito based on my experience at sa mga napagtanungan ko na rin businessman, gayon din sa mga individual, mga civilian na gusto hong magkaroon ng gusto nilang dalhin yung kanilang mga baril. Nagtatanong-tanong din po ako, sa LIA kasi, sa law enforcement agency ay ang bayad ay 200 pesos lang. 200 pesos lang. Siguro, hindi ka nalalagpas sa 500 kung kasama na yung
travel expenses mo papunta ng Trami, pero kung may motor ka, mas okay. Ayan, 200 pesos lang sa LIA, sa Law Enforcement Agency. Then sa mga businessman, individual, ang pagkakalam ko sa kapatid ko kasi ay businessman siya, ang binayaran niya ay 6,000. Yun po ang presyuhan ng PTC4. Yun po ay 2,000, kung hindi ako magkamali, nasa 2019-20. Kasi 1 year pa yun, yung PTC4. 1 year ngayon ho ay 2 years na. So marami na hong nagbago at gumanda na, kasi mas mahaba po yung duration ng expiration yung ating LTAP, yung ating firearm registration at yung PTC. Yung LTAP po ata may 5 years, may 10 years. Yung firearm registration naman may 5 years saka 10 years. Tapos yung PTC na dati ay 1 year, ngayon po ay 2 years na. So yun ho. Hope nasagot ko po yung inyong dalawang tanong. Magbigay sa inyo ng idea para kung sakali mag-process po kayo ng inyong mga baril, meron na ho kayong idea kung magkano ang presyuhan. So yun mga idol, maraming salamat ha. Huwag niyong kalimutan i-subscribe, paki-follow at i-share yung Facebook, yung channel natin sa YouTube at gayon din sa Facebook. So maraming salamat. Bye-bye.